Nagpayag na ng pagkabahala ang Amerika, European Union at iba pang bansa sa mga panibagong insidente ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Mala David and Goliath, ang pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa Eskwadra Shoal, isa pang barko ng BFAR ang binanggari ng CCG. Saksi, si Chino Gaston. Dihit! Panibagong insidente ng pang-water cannon ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas malapit sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Mula sa ere, kitang-kita kung gaano kalaki ang China Coast Guard 3302 kumpara sa winang water cannon ng PRP Dato Pagbuaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasama ito sa Maritime Patrol para suportahan ang mga mangingis ng Pinoy sa lugar. As you can see from the video, it is a jet stream water cannon that it is really intended to damage the structure and the communication equipment of Dato Pagbuaya. A good thing that the BFAR vessel have seamanship skills to outmaneuver this bigger Coast Guard vessel. Hindi lang isa kundi dalawang beses ng water cannon ang barko ng China at hindi lang pinomba ng tubig kundi binangga rin ang BRP Dato Pagbuaya. Dehit! Ang pag-uumpuga ng dalawang barko, pala David and Goliath. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, dalawang barko ng China ang nangharang ng buntot at nagsagawa ng dangerous maneuvers sa kanilang mga barko. Kabilang dito ang isang barko ng Chinese Navy. This is actually the first time that we have documented a PLA Navy warship shadowing a Coast Guard vessel in Bajo de Masinloc at a distance of only 300 yards. Pero iba ang versyon ng China sa nangyari. Sabi ng China Coast Guard, ang mga barko ng Pilipinas ang delikado ang paglapit sa mga barko ng China. Ipinagwalang bahala raw ng mga Pilipino ang mga babala ng China at inilagay umano sa peligro ang isa sa mga CCG vessels. This is actually an overkill. Imagine this, our BFAR vessel is so small compared to this humongous size China Coast Guard vessel. And they have disregarded the collision regulation intentionally, side-sweeping a smaller Coast Guard, a smaller BFAR vessel. Pero halos kasabay ng nangyari sa Bajo de Masinloc, nakaranas din ng pangaharas ang mga barko ng Pilipinas malapit sa Eskwadra Shoal. Naroon ang BRP Dato Roma Penet kasama ang mga barko ng PCG para tulungan ang mga Pilipino pinipigilan daw mangisda sa lugar. Ang BRP Dato Pangkaw ng BFAR dinikitan at sinagi rin ang tagiliran ng barko ng China Coast Guard. Isang Chinese warship ang namataan sa lugar pero hindi na ito lumapit. Ayon sa National Maritime Council, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc na nasa loob din ng ating Exclusive Economic Zone. Nasa loob din ng ating EEZ ang Eskwadra Shoal. Alinsunod yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea, 2016 Arbitral Ruling at Philippine Maritime Zones Act. Ang bagong pasangbatas, inalmahan na noon ng China dahil isinama sa West Philippine Sea ang Bajo de Masinloc at Kalayaan Group of Islands kung saan meron silang inaangkin na mga teritoryo. We deem it as it's illegal. They do not have any basis for that. And if ever they do submit it, they did submit it to the UN, hindi naman automatic yun eh. It will still come up with a, you know, will go through process. And we are praying that, you know, the international law, the provisional clause will prevail. Tinanong ang National Maritime Council kung panahon na bang tapatan ito ng Pilipinas ng Philippine Navy.
that want to happen is actually is kasi when you put a Navy vessel against a Navy vessel, it will only escalate the tension. The strategy is it's always a white ship play because that is the personality of the Coast Guard, peaceful, police. But the Navy is on the defense side, so pag tinapat mo ang gray sa gray, it can escalate the situation. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.